Isa sa mga may magagandang lugar dito sa Eastern Samar ang bayan ng Giwan. Dito matatagpuan ang iba't ibang tourist destination, mga kakaibang delicacies, mga kakaibang produkto na dito lang makikita. Bagamat nasa ilalim na bahagi ng isla ng Samar ang kanilang bayan, ay pinagpapasalamat pa rin nila ito dahil sa maraming biyaya ang kanilang natatanggap. Giwan is located on the southernmost tip of the island of Samar, no? Eastern Samar particularly. But being in the end, at the tip, is parang napakalaking blessing din para sa amin, no? Isa sa kanilang ipinagmamalaki ay ang 3 most important historical sites sa kanilang lugar, gaya ng Magellan's Landing in Humunhon, U.S. Naval Base sa Kalikuan Island, at United Nations Evacuation Center sa Tubabaw Island. Part of our of the tourist spots that are present in Giwan, first we have 4 historical sites. It was in Humunhon Island particularly, which is an island of Giwan where Magellan first landed. Maliban sa kanilang mga historical sites, ay ipinagmamalaki din nila ang kanilang religious sites na gaya ng Immaculate Conception Church sa kanilang bayan at ang pinakadinarayo sa lahat ang Shrine of St. Anthony of Padua. Immaculate Conception Church, it's a 16th century old church. Of course, we have our most famous shrine, no, the Shrine of St. Anthony of Padua. Isa din sa kanilang educational sites ay ang Pag-asa Radar Station, kung saan 3 station lang umano ang mayroon nito sa buong Pilipinas at isa ang bayan ng Giwan sa mga natayuan nito. We also have our educational sites, of course, the Pag-asa Radar Station. There are only 3 of this kind in the whole Philippines. Ayon kay Jeanette Israel Ramos, Tourism Officer sa bayan ng Giwan, iba't ibang klase umano ang mairerekomenda nila sa mga taong gusto sa kanilang magpunta, kaya naman hindi magsisisi ang sino man na magtutungo sa kanila. Tourism sites, we have a lot. Not like in other places, ano, na kung saan ang kanila lang is yung White Sand Beach. No, sa amin, may caves kami, may lagoons, may mga walls, may mga rock formations na good for rock climbing. Ilan lamang ang mga nabanggit sa maaaring puntahan ng mga turistang magtutungo sa kanila dahil hindi umano magsisisi ang lahat ng magpupunta dito dahil sa mga kakaibang tourist attraction, mga delicacies at maging ang iba nilang mga produkto. Mula dito sa Giwan Eastern Samar, kasama si Padre Piñaranda, ito po si Janet Amida, tagapaghati ng impormasyon sa mga Estihanon, province-wide, region-wide, nationwide, and worldwide.